What's the main thing that you want to know or you want to see in person when you are looking for your or searching for your future home or future subdivision? Is it the entrance gate or the entrada of the community of the subdivision? Well, I'm sure that's one of your priority, right? So I will show you the entrance of Bella Vista. Hey guys, it's Nicole, your trusted Bulacan Realtor, at hindi nyo na kailangang i-memorize yan dahil alam nyo na yan guys. We are here at Bella Vista, located at the non-flooded area of Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ang pinaka-strategic location na meron tayo na project dito po na malapit sa Philippine Arena, NLEX, accessible sa future MRT7, future BGC of the North, at future Bulacan International Airport. In terms of location, wala ka nang hahanapin pa. Pero ang content natin for today guys, habang tayo ay nag-house tour din, kahit papano, kahit ang dami ko ng house tour dito, pag-uusapan natin kung ano ba yung tamang terms, bank or pag-ibig, para to sa mga existing client ko, since pre-selling naman yung phase 2, diba? Para ngayon pa lang, magka-idea na kayo kung ano ba yung advantage ng bank, advantage ng pag-ibig, cons ng terms na pipiliin nyo, pros and cons na tinatawag natin. So, samahan nyo ako habang nag-house tour tayo, meron pag-usapan natin yan. Let's go. So, ayan. Syempre, di ba alam nyo na yan, may dalawang model na pagpipilian dito. Pareho naman tong ano, single attached. Beatrice and Bettina, di ba? So, si Beatrice, ayan yung kanyang total contract price. At si Bettina naman, ito. Yung kanyang total contract price. O, ayan, diba guys? It's just a quick highlight kasi ang main point naman ng pagbablog natin ngayon ay yung sa terms nga, kung ano yung dapat mong piliin. So, while we do our house tour, ayan, samahan nyo ako. Medyo nagpaparamdam na yung ambon. Ayan. So our project, again, composed of 3 bedrooms, 2 toilet and bath, complete finished turnover, okay? So dito guys, di ba pre-selling? Ang Bella Vista Phase 2, okay, para lang po siya sa mga hindi nagmamadali. Meaning to say, kung RFO yung hanap mo or makalipat ng 1 to 2 years, well, Bella Vista is not for you, obviously, di ba? Kasi nga, Bella Vista Phase 2, ongoing land development, yung kanyang status. Kaya ngayon po, siya ay naka-super pre-selling stage, 24 to 36 months yung kanyang down payment ngayon. So, kadalasang tinatanong sa akin ng mga clients, ano ba yung maganda, bank or pag-ibig? Well, in terms of computation, ang computation natin dito kay Bella Vista, di ba? 10% down payment, 90% bank. 20% down payment, 80% bank or pag-ibig. Tama? Pero, ano ba yung magandang piliin na terms na medyo makakaiwas ka sa tinatawag nating loan difference in the future? What I can suggest with you guys is, mas maganda mag-appraise si bank. In fact, dito sa Dolmar Bella Vista, ako personally, 90% ng mga buyers ko dito, they chose bank over pag-ibig. Yes, you heard it right. And the reason is, si bank kasi, pwede siyang 20 to 30 years. Kumbaga yung terms niya, mahaba din naman. At si bank, mas mababa yung down payment. So, mas may freedom ka na in that 2 to 3 years, pwede ka pa rin namang mag-cash out para mapaliit mo yung loanable amount mo. So, bababa pa rin siya, di ba? So, wala tayong problema doon. With pag-ibig naman, kahit na yung given computation na galing kay developer, kay Dolmar, ay 20% down payment, 80% pag-ibig, we cannot fully assure yung magiging appraisal ni pag-ibig, although after 2 to 3 years pa yon, kung i-cover niya lahat yung loanable amount. So, doon pumapasok yung possibility na magkaroon ng loan difference. Ibig sabihin nun, mas maliit lang yung pwede mong i-loan kay pag-ibig, di ba? Kahit na minsan, sinasabi natin, nakapunta na ako kay pag-ibig, sabi ni pag-ibig, 5 million daw yung i-loan, pwede kong ma-loan, 6 million daw yung pwede kong i-loan. Sabi ni pag-ibig sa'yo, based on your status siguro ng paghuhulog mo, contribution mo, record mo, whatsoever. Pero it still depends sa
kung ano yung project na kinuha mo, kung ano yung magiging result ng appraisal ni Pag-ibig doon. So ang point ko, ang bottom line lang nito guys is kapag Pag-ibig Financing yung kinukuha mo, always make sure na you are paying extra talaga. At as in, gawin mo siyang requirement sa sarili mo na kung kaya mo 30% or 40% pa yung mabawas mo sa total contract price, and then yung balance nun, yun na lang yung ilo-loan, yun yung talagang mas magandang gawin kung Pag-ibig yung target mo dito kay Bella Vista. Actually, yung ibang project talaga, sa iba kong manghawak na projects, medyo sa competition pa lang na binibigay nila, tinataasan na nila ng bongga yung pag-ibig. Kaya yung iba, nauuwi pa rin sa bank, mas pinipili pa nila yung option ni bank. So, yun siya. Pero it doesn't mean na kapag nag-bank ka, 10% down payment ka lang, uy, ang liit lang ng down payment ko, ang saya-saya. Eh, ang laki naman ng loanable amount mo, di ba? So, lagi ko sinasabi na advice sa mga clients, kahit naka 10% DP ka lang, wala namang interest yung 2 to 3 years na yan, make sure to always pay extra, or pag may sobra ka, pwede ka rin mag-cash out direct kay developer, direct to the principal amount, lagi nyo pong i-goal na paliitin yung inyong balance. Kasi kapag pinasok na yan, whether bank or Pag-ibig, computed with ano? With interest, di ba? At yung terms, nakadepende sa age mo yon. Kung 5, 10, 15, 20 years or more, mo siyang babayaran, di ba? Whether bank or Pag-ibig, pwede mo naman yung tapusin ng mas maaga. Depende sa'yo. Di ba sa mga bank, meron silang mga parang anniversary na tinatawag, wherein pwede ka magpare-compute or mag-cash out, may something like that. Pag-ibig naman, pwede kang mag-pay to the principal. May mga ganun, di ba? So, we have those options naman, guys. So, that's the good news. Pero, lagi nyo pong i-take yung benefit or advantage ng pre-selling, which is walang interest, always pay extra on top of your equity. Inyong point natin sa vlog na to. Let's go. Itong Beatrice, guys. Anyway, Bettina or Beatrice naman talaga namang 3 bedrooms tayo. 2 toilet and bath. Ayan. Ang project na to, ang Bella Vista, ay buy and build ha. So sa mga nagtatanong kailan itatayo yung unit nila, after your full down payment, tapos ready na yung block na napili mo, for example, yun nga sa pre-selling, ready na yung block, give developer 3 to 6 months na mag-assign ng contractor para sa unit mo. And after that, yung pagtayo ng bahay, it's 8 months. So parang a little over 12 months rin eh, after ng full DP, yung process na yun ng pag-construct, kasama na yung pag-assign ng contractor. Diba guys? So ano pa ba? If you have any other questions pa dito sa Bella Vista in terms of ano ba yung process ni Dolmar or paano ba yung magandang terms, di ba? Kung gusto mo kasi, di ba, case-to-case basis naman, ang pinaka-the best for you to contact me is yung Viber WhatsApp. Mag-chat muna kayo sa akin. Tapos pag may question kayo, I will reply back or pwede ko kayong tawagan. So, ganun po yun, ha? Dito, more than 60% of my clients are OFW abroad. Most of them, they haven't even seen the project. In person, nakapag-reserve na, nakapag-secure na, kasi nga, pre-selling naman yung hanap nila, di ba guys? Yun siya. So, online reservation lang tayo dito, okay? Kaya guys, habang meron pa tayong units because phase 2 pre-selling, it's actually, the inventory is moving really fast, okay? So, yan yung aking Viber WhatsApp, 0917-114-2422, mention Bella Vista. Ayan. Medyo umaambo na. Hinihintay ko kasi yung client ko, guys. Kaya nakakapag-vlog muna tayo. Pero ayun nga, guys, no? Dito sa Bella Vista, guys, if you have any other questions pa, kontakin nyo lang ako. And don't forget, of course, to hit like and subscribe to my YouTube channel, okay?